For your information, ito ang palatuntunan para sa lahat ng antas ng mga manonood at mga tagapakinig na naiiba. For your information, kapapalooban ng mahalagang impormasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay mula medikal, agrikultura, pagninegosyo, ekonomiya at entrepreneurial, sandaruan o sports, mga libangan, paglalakbay, pamumuhay, edukasyon at mga kahalin tulad ito. For your information, kaakibat pa rin ito ang mga makabuluhang diskusyon at usapin, hindi lang sa larangan ng politika. Kaalinsabay nito ang pagtalakay sa mga problema at naangkop na mga solusyon. For your information, at ngayon, narito na ang inyong lingkod, ang hinog sa karanasan sa larangan ng pamamahayan, si Willie Espiritu. Magandang pa kayo sa umaga, mga kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa Impapawid, Willy Espiritu, ng inyong programang For Your Information. Kamusta, mga kaibigan, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo? So before we start, let us pray so that we will have blessing. Ano? Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us. In Jesus' name, amen. So mga kaibigan, magkakaligtaan, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ituro natin sa ating mga friends, sa ating mga Facebook, kung paano sila manonood dito po sa Broad Stream Cast Communicators. At magandang umaga, Amy Lakbain Alejo. Si Resel Tesoro, good morning, thank you for watching. Nestor Kagyat, Diyos Mar Joseph, good morning. At kay Leonor Susaya, good morning. Magandang umaga. Bakit, Nestor, gumagwapo ka? So mga kaibigan, kamusta po? At kahapon, nagbigay na ng hudyat ang El Shaddai ni Brother Mike Bilarde. Ano ho? Ang kanilang susuportahan ay walang iba kundi si BBM at si Sara Duterte. Kahapon naman ng alas 6, alas 7 ng gabi, nagdeklara na ang Iglesia ni Cristo na ang susuporta nila ay si BBM, Sara Duterte. At naglahad din sila ng 12 senatorial candidates na kanilang sinusuportahan. At base daw po yan sa kanilang malalimang pag-aaral. Bueno, marami naman nagsasabi na noon nga daw nakaraang eleksyon, sinuporta ng Iglesia ni Cristo si BBM sa vice presidency. Pero ang nanalo si Lenny Robredo. Kanya-kanya po yung pananaw. Ano, ganito po yan, mga kaibigan. Sa akin namang pananaw, sino man ang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo o ng El Shaddai, kung mas nakararami ang hindi sumusuporta, anong saysay ng bendisyon ng Iglesia ni Cristo? Good morning, Aster Elgin Colin. Ngayon, itong election na ito, nakita ko yung pinagbasihan. Narandaman ko yung pinagbasihan ng Iglesia ni Cristo at ng El Shaddai. Bakit ho kanyo? Angelica Paz, good morning. Tuwi-tuwi na, every time na nagbo-broadcast po tayo, lagi kong sinasabi, bakit kinakailangan magsiraan? Election lamang po ito.
Ngunit itong sinasabi nating election lamang po ito, eh napaka-importante po ito ng napaka-importante po ito sa buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Dahil yung iahalal natin pangulo, Vice Pangulo at mga senador, sampu na ng mga congressman, konsehal, vice mayor, mayor, board member, vice governor, governor. Ano, ito po ang magli-lead sa ating gobyerno. At napaka-importante na dapat namnamin natin, pag-aralan natin, at alamin natin, at alam din natin sa sarili natin, ano-ano ba ang mga hinaharap na problema ng ating bansa. Hindi ho ba? Angelica pa, sabi niya, Happy Wednesday po sa lahat, especially sa Broad Stream Cast Communicators family, Sir Willie and Madam Mau. God bless and ingat po lagi. More power and praying for a peaceful election sa May 9. Thank you so much, Angelica Paz. Kasi yung bangayan po sa election, hindi ho natin nakikitaan ng na ito ay magdudulot ng maganda sa bawat mamamayang Pilipino. Yung bangayan, nagdudulot yan na magkawatak-watak ang mamamayang Pilipino. Hindi ho ba? So, what I'm saying is that whoever candidates who are running for any position should focus doon sa kanilang mga gagawin kung ano ang kung sila ay mahahalal. Hindi ho ba? Kasi yun ang dapat natin pag-aralan. Laliman natin ang pag-aaral diyan. Ha, Elisa Pateño, good morning. Ha? Pag-aralan natin sino ang nararapat na presidente, vice presidente, senador at congressman kahit po sa local natin. Ngayon, kung magbabangayan, magkakawatak-watak ang bawat isang Pilipino. Kaya nga meron pong kasabihan sa politika. No permanent friends, no permanent enemies. Now, I think you will agree with me, no? Kung nagsiraan, halimbawa, todo pasa ang paninira ni Lenny Robredo, ha? Todo pasa ang paninira ni Isko Moreno. Todo pasa ang paninira ni Manny Pacquiao. O todo pasa halimbawa ang paninira ni Lacson. Halimbawa si BBM ang naging pangulo. Ang tanong eh, no permanent friends, di ba? No permanent enemies. Pero kung overheat yung tirada mo doon sa katunggali mo, magkakaroon ka ba ng tsansa na pagbigyan ka ng naging pangulo na ilagay ka sa isang posisyon kahit na nagkaroon kayo ng tunggalian sa eleksyon? So wala na pong mawawala yung momentum. Kaya nga no permanent friends, no permanent enemies eh. So what you need to do is, huwag kang makasakit para if in case natalo ka, mabigyan ka ng position at mapatunayan mo sa sambayan ng Pilipino kung ikaw ay nabigyan ng position, napatunayan mo sa sambayan ng Pilipino na sincero ka doon sa iyong mga pinangako. Hindi ho ba? Yun. Iyong bangayan ay larawan ng maruming pag-iisip. Sabi yan ni Aster L. Jinkulin, yan din ang aking sapantaha. Magandang umaga, ha, Elisa. Ha? Hindi ho makakadulot ng maganda eh pagka sinisiraan mo. Diba? Ngayon, yung dinaya ko, yung ganito,
SAR grippings na yan eh. Kasi bakit nagiging ganon? Pag nag-question ka sa Comelec, bukod sa duduguin ka sa gastos, ano ho? Eh, sukdulan, dinadaya ka pa rin. Kahit na nakita yung ebidensya, kinakailangan pang ipreba o kung kaya pa nilang itago, itatago nila yan. Hindi ho ba? So, in politics, sabi nga, there are no permanent friends or enemies, but only permanent interest. Ngayon, pagka sinisiraan mo ang katunggali mo, personal interest mo yon. Gusto mong manalo sa pamamagitan ng nakakapanakit ka. Ang tanong eh, kung natalo ka, eh, napili ka ng pangulo after 1 year kasi meron certain 1 year, no? Na pwede kayong eto mga natalo eh pwedeng pumosisyon. Ano ngayon ang pwede mong i-set back doon sa mga nagsuporta sa iyo? Yon. Kaya sana yung ating mga kandidato meron pa kayong 4 na araw o meron pa kayong ilang araw. You can come out with your position sa television, sa radyo, sa dyaryo, kahit po sa amin dito sa pinanonoodan ninyo. Ano? Oo. Yun ang magandang pwede natin gawain. Mon Samson ang bulletin, magandang umaga ha, partner, kaibigan. Kaya dapat ang mga politiko, kaya nga natin sila nirerespeto. Naiintindihan natin na kaya sila kumandidato, meron silang sapat na talino. Sinasabi ko rin sa programang For Your Information na kinakailangan yung hinalal nating senador o congressman. Mag-focus naman kung paano lilinisin yung sistema ng Commission on Election. Ho? Hindi ho yung gagamit tayo, gumagamit na ng salapi, gumagamit na ng baril, ha? Nananakot na ng butante, nagkakaroon na ng hotspot yung mga lugar na may pinapatay na kandidato. Oh. Paano natin papangalagaan ang interes ng mamamayan? Mind everyone, kaya tayo naghahalal. Wala naman tayong ibig gustuhin, ginugusto, kundi sana mapabuti ang ating bayan. Sana maging tama yung mga ginagawa ng politiko, hindi yung nambabarabas ng gagamit ng puwersa dahil siya'y politiko at tuloy-tuloy ang kanyang pagnanakaw sa bayan. Good morning, Eli Taparan. Kasama namin to sa pamamahayag at nasa abroad na to eh. Magandang Martes ng hapon po, Sir Willy. O Wednesday naman dito sa atin. Salamat po, natiempuhan ko ng live ang inyong programa. Mas maraming BBM Sara sa mga migrant at Filipino-Canadian dito sa Vancouver. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po kayo. Idol, Willie, sabi ni Ellie. Oo, napanood ko nga kanina eh. Nagtipon-tipon yung mga kababayan natin sa Canada. At inilatag nila ang bandila, no, ng bansang Pilipinas. Ha? At winawagayway, at kumakanta sila ng
May bagong buhay, may bago ng sa bagong lipunan. No, good morning, Berhinya Aliamado. Good morning. Maraming salamat sa inyong panonood. Ganun po, mga kaibigan. Like, for example, sa overseas. Actually, last 3 days ago, may mga natanggap na ako eh. Sa Italy, sa Canada, marami. Landslide talaga ang BBM. Ano ho? Ngayon, doon naman sa mga Makaleni, wag ko sasama loob ninyo sa akin. Kasi, pilit kong inaabot sa umpisa ng aking programa na maunawaan ninyo yung aking panawagan. Ha? Na huwag tayo magsiraan. Mag-concentrate tayo ano ba ang platform of government mo. Kaya nga eh. Kasi, pwede bang tatakbo ka lang? Pwede bang tatakbo ka? Ang nanaisin mo, sirain ang pagkatao ng isang tao. O, di ba? Yun ang ano, pinilit ko ho ang FYI naging, tingin ko, naging parehas naman ako, ha, in fairness. No? Naging parehas ako. Later on, napiko na rin ako kasi, ayaw kong sabayan, no? Ayaw kong sabayan yung mga Makaleni, Makaisko. Ha? Minsan nga pagka nagpo-post pa ako eh, nambubuli pa eh. Ano? Eh, meron din ho kasing pagkakataon na mapupuno ka. Diba? O, kaya nga, dyan sa politika, talo inis. O, pinilit ko na hindi mainis. Ngayon, doon sa bindisyon na binigay ng Iglesia ni Cristo, at bindisyon na binigay ng El Shaddai. Ang ibig lang sabihin nito, sa tingin nyo ilang boto ba ang makukuha ng taong mamamayan sa grupo ng El Shaddai? Sa tingin nyo, mga ilang boto po ba ang makokontribute ng boto ng Iglesia ni Cristo? Hindi ba? So, pag nangangampanya ka, nararamdaman mo kung gaano kadami o inabot na ba ng milyon yung supporter mo. Hindi yun. Kung tuwa ka, nakakauto ka, meron nga po, talagang hindi parehas eh. Gumagamit ng social media, warakan ng warakan, nakakadismaya. Ha? Hindi, ito po ba yung gusto nating mangyari? Good morning, Chincha Buste. No? Meron nga minsan yung mga televiewers ko na random kong Makaleni. Minsan hindi nanonood kasi parang lumalabas na talagang BBM tayo. Ano? Kasi kung nagbibigay tayo ng opinion, opinion ko po yun. Ngayon, pwede naman tayo magbigay ng sarili nating opinion, hindi yun sa pamamagitan ng alaskahan. Kasi pagka nagka-alaskahan tayo, nawawala yung pagka-respeto natin sa bawat isa. No? Ano ba ang mga problema ng bansa? Yan ang tignan natin. Ano-ano ba ang problema ng bansa? Ano ba ang mga problema ng politiko? Like for example, sa problema ng mga politiko, kung wasakin yung BBM, ha? Abot kaluluwa, ang tanong ko nga lang mang po eh, sa loob po ba ng 35 taon, hindi na nanawa at hindi na natapos yung akusasyon laban doon sa Marcoses?
Hindi na, wala. Kasi kung walang lumabas ng mga unfavorable decision sa mga lumaban sa Marcoses, eh, hindi ho kasalanan ng Marcos yun. Hindi ho ba? Maliwanag eh. 35 taon. Kaya nga sabi ko, kung simpleng tao ka, tiyak, sira na ulo mo eh. Oo, maniwala kayo. Halimbawa, simpleng tao ka lang na kaibigang Elil Taparan, Madam Virginia Llamado, Madam Chincha Buste, Ginong Aster Elgin Colin, Madam Elisa. Halimbawa, simpleng tao ka lang. Dinurog ka kaliwat kanan sa telebisyon, sa dyaryo, sa radyo, sa social media. Na hindi mo na halos malaman kung paano mo ilalaban yung sarili mo dun sa yung katuwiran. Hindi ba? Ang kumahina-hina, masisiraan ka. Masisiraan ka ng bait. Ang bigat ho niyang laban na yan. Ha? Bakit gano'n ang klase ng election sa atin? Katulad nung una, yung si Isko Moreno, nakikinig pa eh. Di ho ba? Una niya, binabanatan niya si Marcos. Sinungaling, kung ano-ano mga akusasyon. Nung bandang huli, natrap siya, hindi niya naiintindihan eh. Press conference kasama si Ping Lacson. Hindi dumating si Manny Pacquiao. 'Di ba? Pilit niyang gusto mag number 3. Mag number 2 dahil nakapako na daw siya sa number 3. Pilit mong inaabot yung number 2. Sa survey kahapon ba o no isang araw, bumagsak ka pa nga sa number 4 eh. Yun ang dapat natin pakiramdaman. Maganda bang mga dating kung naninira ka at nakakasakit ka ng kapwa mo politiko? Meron bang tao na ginagamit mo na ang Diyos? Di ba? May sign na ganyan si Isko Moreno. God first. God first. Saan nakaturo yung dalawang daliri ko? Di ba kay God? Yung tatlo. Sa akin, ayun, Ginamit mo pa Diyos. Alam mo ninyo, pagka nasa posisyon tayo, ang dapat huwag kinakalimutan ng ating mga politiko. Kung paano sila mananalangin araw-araw para they will be guided by our God. Marami kasing mga politiko, especially yung mga nagiging presidente at senatorials, pagkapanalo na, hindi ka na nga miski anong pagpapakamatay nung butante na para ipanalo ka dahil bilib na bilib siya sa'yo. Pag nasa posisyon, hindi siya makilala, anino nga niya, hindi makilala eh. Tanong ninyo kay Isko Moreno. Kay kakilala kong personal yan. Isang beses, nakita kami niyan sa Santa Ana Hospital. Kinuha pa nga niya yung cellphone ko, sinelfie kami. Hindi na ako nakausap niyan eh. Marami hong politiko na masyadong nabubulag sa kapangyarihan. Hindi ka nakakilala. Pero nagpakamatay ka na ipanalo siya.
hindi naman nila marirecognize o maiintindihan if, kung isa ka sa nagpakamatay para ipanalo sila eh. Good morning, Marin Lina ng New Jersey. Oh. May mga pagkakataon nung ganun. Ilang beses kami nagpanalubong yan. Tinititigan ko siya, nakakatitigan kami minsan eh. Pero, oh, yung man lang, oh Willie, kamusta na? Wala ako narinig. Hmm. Ganun no, mga kaibigan, may mga politiko na minsan masyadong nabubulagan na ang feeling nila, daig pa nila si Kristo. Hmm. Ang laki ng paniwala ko nung una na malaki ang magiging pagbabago ni Isko Moreno sa kanyang pagiging politiko. Hmm. Hindi naman pwede sabihin ni Isko Moreno na hindi niya ako kakilala. Hmm. Yun. Yun, may mga bagay ho na ganun. Meron ho mga bagay na ganun. Presidente, si Erap Estrada. Ha? Senador pa lang yan. Malaki na itutulong natin dyan. Lagi pa ako sa tahanan nila noon ng araw. Hmm. Hanggang naging vice presidente yan, magkasama kami sa Tokyo, sa Yokohama. Marami kaming pinagsamahan. Naging presidente yan. Tingnan ninyo yung footage nung presidente si Erap na nasa Luneta. Nung sabihin niyang, wag ninyo akong subukan. Tingnan nyo, who is the man behind with the president? Makikita ninyo si Willie Espiritu. Nilakad natin, tinulungan natin na maging mayor yan ng Maynila. Hindi, nagbibilangan pa nga sa Rizal Memorial eh. Nag-uusap kami dyan, na andong kaharap si Jinggoy Estrada. Oh. Sampu ng kanyang mga kaalyado. Nung mapaupo sa lungsod ng Maynila, tinutulungan natin yan, but I never go to their office. Kasi ganun ho tayo eh. Hindi ho tayo bayaran. Hindi tayo bayaran na broadcaster. Marami kaming klase ng broadcaster. Hindi nyo ba alam yon? Meron nga dyan, magsasalta sa'yo. Kaya nagsasalta lang sa'yo dahil may bayad. May bayad sa commercial. Oh, meron naman broadcaster dyan. Nagsasalta kahit na walang bayad. Dahil lang sa paniniwala na magiging magaling siyang leader sa ating politika. Hmm. Iba't ibang klase ng buhay meron tayo. Iba't ibang klase ng prinsipyo meron tayo. Ang akin lamang gustong i-well emphasize. Ano ho? Yung mahahalal dapat maging mapangunawa sa mamamayang Pilipino. Intindihin ang sentimiento ng bawat isang mamamayang Pilipino. Especially kung may mabibigat ng issue doon sa isang bagay. Oh. Bakit nakapasok na naman yan? Ha? Okay. Meron kasing pumasok. Oh. No, I will recognize this. Ganun o eh. Oh, eto si Adela Zamora, nakasama ko rin yan
nung araw. Sabi niya, ay salamat sa Diyos ang itinuturing kong apo na si Willie Espiritu, mabuting espiritu ang lumulukob sa kanya dahil BBM Sara din pala. O hala, sige. Dapurakin mo sa for your information ang mga kumakalaban sa mga Marcos. Mabuhay ang apet. Apelido ni Attorney Mike, Attorney Luke Espiritu na iboboto ko pa naman sana ay masama pala loob niya sa mga Marcos. No. Ito si Adela Zamora. Marami kaming pinagsamahan. Meron din kami mga pinagsamahan na hindi namin pwedeng mapagkasunduan. Hindi ho ba? Ganun tayong lahat na tao. Yung pagiging media natin, ginagawa natin yan dapat sa tamang pamamaraan. Nga lamang minsan si Willy Espiritu, minsan direktamente ako magsalta eh. Kaya pag paumanhinan po ninyo ako, kasi minsan hindi mo malulunok yung ibang mga kaparaanan. So, doon sa katulad nitong binabanggit na si Luke Espiritu na senatorial candidate, hindi ko po siya kamag-anak, hindi ko pa nakakaharap to eh. Maganda sana yung kanyang mga sinasabi. Maganda sana kanyang sinasabi, kaya lang masyadong makapanakit sa mga kalaban niya sa politika. Hindi naman pwede bang sumikat ka sa tamang pamamaraan, hindi yung mangwawasa ka ng tao. Pwede po ba yung ganon? Ngayon sa politika, nagkaroon ng bagong hanap buhay ang hakot kontraktor, naghahakot ng kabataan at iba. Pero sa mga hinahakot, kawawa sa gitna ng init, walang bayad. Yan ho ang dapat natin pagkaingatan. Kasi pagka meron kang Diyos sa katawan at meron kang paniniwala sa Diyos, sa Diyos na may kapal, ano ho, inaarok mo ano ba ang problema ng bayan? Sino sa kanila ang tingin mo na may magagawa? Katulad ni BBM. Pag nagsaltayan patungkol sa agrikultura, malaki ang paniniwala ko na malaki ang magagawa niya. Dahil napakaganda ng ginawa ng kanyang ama sa larangan ng agrikultura dito sa ating bansa. Ang Vietnam nga po, dito pa nag-aral sa atin kung paano magtatanim ng palay at paano magiging malusog ang palay. Dati-rate tayo nagbebenta ng bigas sa ibang bansa. Ngayon tayo ang nag-i-import. Sabi ko nga, dapat ang agrikultura ang pinakamalaking budget ng ating gobyerno. Agricultural country ang Pilipinas. Napakayaman ang ating mga lupain. Pero bakit nararanasan ng bawat isang mamamayang Pilipino? Ha? Na halos hindi niya mabili pati kamatis. Dumadating tayo sa punto na isang piraso ng kamatis, 5 piso, 7 pesos. Ibato mo lang yung kamatis sa garden mo, tutubo eh. Bakit po nangyayari yun? Dahil lang sa walang pakialam itong mga napoposisyon at sinasabi na ng mamayan na naaapi kami dyan sa Secretary ng Department of Agriculture, ngunit bingi itong ating mga politiko, bingi itong ating mga leader.
mais, Diyos Mar Joseph, kahit saan mo itanim ang mais sa buong Pilipinas, tutubo eh. Kailangan na kailangan natin ng mais. Kasi kahit na sa pamakain ng mga hayop, ginagamit ang mais. Ha? Wala. Even nga itong ginagawang gulong, ang yaman natin yan sa Mindanao. Nawala na ho lahat ito. Nawala na ho itong lahat. Binabaha pa at nagkaka-landslide pa ang ating mga kabundukan. Ha? Ayan. Si Paring Mon Samson ng Manila Bulletin, naku Diyos Mar Joseph, napakasarap na kaibigan na ito. Ha? Ito ang master of photography ng bulletin. Hmm. Ang sarap ng kape niya kung ako papakapihin yan. Nangantsaw agad eh, no? Paring Samson. Ha? Nakamonitor ang tropang extra rice. Okay, tanan ninyo. Eh, ang galing. Alam mo ninyo kung bakit ko nire-respeto to si Mon Samson. Hindi ho umaalis halos ng bayan na hindi nakaluto eh. Ganyan mo. Paring Mon, naglalaba ka rin ba? Oh. Kilalang kilala ko ni Mon Samson. Mga nagmahal yan sa akin nung ako'y tumatakbong director ng National Press Club. Hindi ako pinabayaan ng mga photographers sa larangan ng media. Sa larangan ng broadcast, hindi ako iniwanan ng mga guwapong yan. Oh. Eh, kaya washing machine ang ginagamit pala ni Mon Samson. Oh. Eh, talagang ang galing eh. Ha? Yan ang sinasabi natin. Hindi ko pinagdidiinan na dapat si BBM ang iproklama o basbasa ng iglesia o ng El Shaddai. Nakita lang siguro marahil ng dalawang religious group na ito na overkill si BBM. Hmm? Kaya doon na lang nila binigay yung kanilang boto. Ngayon, ilan ang boto ng El Shaddai? Ilan boto ang iglesia? Maghahabulan ngayon yung mga kandidato. Yung mga malalakas ang loob. Feeling pa rin nila yan na sila ang mananalo. Ha? Tama si BBM sa agrikultura. Ang TESDA ngayon ay may linkage sa bansang Israel kung saan ang mga agriculture graduates ay pwedeng mag-aral at mag-observe ng agriculture sa Israel. Oh, yan. Malaking bagay po yan na makakatulong sa ating bansa. Ha? Eh kung magaling ang presidente mo. Alam ng mga Marcoses eh kung paano niya bubusugin ang mamamayan. Hmm. Sabi ni kaibigang Eli Taparan, Paring Mon, kilala mo si Eli Taparan, ano? Nasa Estados Unidos na, oh. Parehas kang magpahayag na ginoo ka sa paglaban. Nakita ko yan sa maraming okasyon sa National Press Club. Mabuhay ka, idol. God bless. Maraming salamat, Eli Taparan. Oh. Yun ho, kami sa National Press Club, alam mo ninyo, pinakamahirap na eleksyon sa National Press Club. Alam mo ba ninyo kung bakit? Ha, Aster Elgin Colin, ha, sa ating mga mahal na manonood, paano mong uutuin yung butante mo? Magkakakilala kayo sa broadcast, magkakakilala kayo sa photography, magkakakilala kayo sa panunulat, ha? Magkakakilala kayo sa mga samahan ng komentaryo. O, paano mong uutuin
yung nakakakilala sa iyo. 70 to 80% magkakakilala kayo. Paano mo yan uutuin? Magkakapatid kayo sa hanap buhay. Kaya pinakamahirap na eleksyon. Itong national election, wala to. Minamaniho namin to. Ang eleksyon sa National Press Club, ang pakikirandaman mo, paano mo mapapaayon na iboto ka kahit na direktor lang ng kasama mo? Kasi kung wala kang, walang dating ang pagrespeto ninyo sa bawat isa, hindi mo makakamtan ang tinta na isusulat na pangalan para maging direktor ka. Oh, kilala rin nila ako. Eh, iba ko, bandido yan si Willie Espiritu, pero ibabait niyan, sabi nila. Bakit? Basta sa kabutihan, magkakasama tayo. Oh, nung una, masalimuot din kami sa National Press Club. Imagine, National Press Club of the Philippines. Ang sabi ng mga kasama ko nung kapanahunan namin. Ang National Press Club daw para sa print media lang. Para lang daw sa mamamahayag. Oh, nilabanan ko yan. Bakit mo tatawaging National Press Club kung hanay lang yan ang mamamahayag, manunulat? Oh, una naming sinabak dyan si Kasoho, landslide. Oh, pinasok namin si Ray Langit, landslide. Oh, pumasok si Willy Espiritu, unang sabak ko, anak ng tupa, dinaya pa ako eh. Willy Espiritu, kitang-kita mo yung tsok, bumabaksak sa ibang pangalan eh. Talo ko ng 3 puntos, 3 points. Kinontes ko, 2 months before mag-i-election na, idiniklara, panalo ko. O, nakahabol ako. Number 10. Diba? Susunod na laban ko, aba, Diyos Mariosep, hindi na nila ako kayang baklasin. 4 consecutive years. Ha? Hindi na nila ako kaya. Ngayon, merong isang kolumnista sa isang pahayagan, nagsusulat ng hindi tama at namimira. Binakbakan ni Willie Espiritu yan. Galit na galit sa akin mga kasama ko. Sabi ko sa kanila, patawad mga kapatid. Kasama ninyo ako sa kabutihan. Hindi nyo ako kasama sa kawalangyaan. Sabi sa akin eh, tiyak na, number 12 ka na, partner. Eh, paano ka masisiyan? Number 12 daw ako ilalagay. Eh, 10 lang yung director. Oh. Number 12 daw ako eh. Pang number 12 ka na. Sigurado na yan. Tsaka huwag kang pipikit. Mulat na mulat yung mata kong ganyan. Pagtapos ng bilakan, number 2. Dinanas ko pa yon mga kaibigan, ha? Kapatid na Eli, ha? Kapatid na Mon, dinanas ko pa. 15 kami sa isang partido. Presidente, Vice President, Secretary, Auditor, ganyan. Tapos 10 Director, 15 kami. Out of 15 sa partido ko, nangyari pa sa amin yan. Sabi sa akin, number 12 ka, partner. O kaya number 15. Pagtapos ng bilangan eh, number 2 director si Willie Espiritu. And out of 15 sa partido ko, ako lang ang nanalo. Oh. 3 partido kami naglalaban noon. Oh. Ganyan kahigpit ang labanan diyan. Sila Tulpo, na hindi nga manalo yan doon sa National Press Club eh. Oh. Iba kami doon. Talagang sinusuri ka ng bawat isa. Oh. Pero ang pinairal natin dyan, walang siraan. Kaya, yung naninira, walang kapalarang maganda yan.
Ngayon, kung binigay ang basbas kay BBM tsaka kay Sara o dito sa 12 senatorial candidate, ang dapat gawain ng mga kandidato natin or even sila BBM at Sara, hindi sila pwedeng makampante. Dito sa last hura, lalo nilang pagbutihan. Yung gusto magpatuloy ng paninira, go ahead, make your day. Pero, tandaan natin, yung paninira, walang hong maidudulot na mabuti yan. Hindi kayo bibigyan ng ganansya dyan. Ha? Kaya, pagbutihin natin, huwag tayong manira para kung si BBM nga ang maging presidente, may chance pa kayo na maalala ni BBM na pwede pala, katulad ni Manny Pacquiao, pwede palang ilagay yan sa housing project. Di ba? Pero ang pag-aaralan ninyo, sa tingin ko, hindi housing. Ang gagawin niyang mga Marcoses na yan, sa tingin ko, tenement ang itatatag niyan para magkasya. Milyon na po ang bilang ng mga mahihirap eh. Tingnan ninyo ang listahan ng DSWD, yung 4-piece. Paano natin bibigyan ng tigitigisang lupa yan? Tigitigisang kwarto, pwede. No? At dapat natin pag-aralan sa bagong administrasyon, paano mabibigyan ng livelihood program ang maliliit. Ha? At bigyan ng parehas na pagtingin ang mga small scale medium enterprise. Dahil malaki ang naibabahagi niyan sa ating gobyerno. Binigyan mo ng makakain, binigyan mo ng mahahanap buhay. Hindi yung itatapon natin sa Carmona, itatapon natin sa Dasmariñas, itatapon natin sa kung saang lugar. Pagdating nila doon, may bahay nga sila, uuga-uga na nga, eh hindi pa nila alam kung paano sila magtitinda kahit na kamatis. Hindi ba? So babalik at babalik yan. Tsaka yung mga maninindah, kahit po sila'y maninindah lang, dapat din natin pong respetuhin ang kanilang pagkatao. Hindi ho natin sila dapat salaulain ng gaya na nangyari sa Maynila. Kasi, pag gusto natin silang tanggalin, first thing first, ang dapat isipin ng magiging mayor na yan, ano ang alternative solution kung sila ay mawawala sa palengke o mawawala sa sidewalk. Hindi ba? Katulad ng Makati, hindi naman natin pwedeng sabihin na ang mga tao sa Makati eh, lahat nasa middle class. Hindi ba? O yung nasa mga lower class. Kahit papaano nabigyan sila ng mga mumunting kiosk, nakakapagtinda sila ng pagkain. Kumuha pa nga ng sponsor ang Binay Clan eh. Ang Binay Family. Ayan, Pepsi Cola, di ba? Ang Pepsi Cola ang nagtayo ng mga kiosk. Kahit saan lugar, mayroong kiosk. Tapos sa Ayala, makikita ninyo, magaganda yung tindahan ng pagkain. Malinis. Ha? Hindi ka pwedeng gumamit ng hindi throw away. Lahat ng gagamitin mo, throw away. Para ligtas at nasisiguro yung kalusugan ng mamamayan. Kaya nga sabi ko, yung Binay there, ilagay natin sa hanayan sa senatorial. Di ho ba? Yan ang isa sa mga magaganda. Kasi, let us recognize yung nakakatulong sa ating mamamayan. Hindi kahit na hindi nyo sila nakakausap, nakikita ninyo parehas
nakikinabang ang bawat isang mamamayan. Yon. Ha? Oh. Eh, ang ganda ng Makati eh, nung araw. Sino ba sa mga, naabutan mo ba nung dinidevelop pa yung Makati? Pero to si parang Elita, parang alam ko na inabutan niya yan. Kasi, mas matanda sa akin yan eh. Oh. Eh, nung araw ang Makati, naku Diyos Mariosep, water lily ang lugar na yan. Talahib, kung hindi talahib, water lily. Ha? Oh. Ganun ho. Yun, mga kaibigan. Diba? Tanong ni Adela, bakit hindi ka pumunta sa NPC noong Mayo 1, eleksyon ng mga media? Naging director ka din, di ba? Bago ang pangulo at ang isang lady woman, pangulo si Madam Lion Lydia Bendaño. Bueno, mabuhay ang bagong mga halal na opisyal. Pasyal ka naman. Hindi na ako pumupunta ng NPC. Kasi hanggang hindi nagbabalik ang mga broadsheet, hindi muna. Pero yung pangalang Willie Espiritu, hindi na ho makakalimutan dyan. Kasi pagpunta ninyo sa National Press Club, tumingala lang kayo doon sa mayroong sa may elevator tsaka doon sa bagong mag-entrance, makikita ninyo may nakalagay dyan na lapida. Nakaukit yan ang pangalan namin. Ha? Kami lang ang mga direktor at presidente o namuno na meron yan. Makikita ninyo, Willy Espiritu. Hindi na ninyo mabubura yan. Kami ang mga golden boy ng National Press Club. Oh. Kinakailangan magkakasundo-sundo. Good morning, Sir Willy Espiritu, Madam Mao, and to all BSE family, stay safe po. Ib Ramos ng China. Ib, nakaboto ka na ba? Nakaboto na ba lahat ng mga absentee voting natin dyan sa China? Kamusta kayo lahat dyan? Ingat-ingat po. So, ganun ho. Hindi ho kasi masaya kung nagsisiraan ang takbo ng eleksyon. Ang ipaalam natin, ano ang kakayahan natin para matulungan natin at nauunlad yung bayan. Nauunlad ang buhay ng isang mamamayang Pilipino. Ha? Kaya, pag nagsisiraan, bukod sa yung no permanent friends or enemy, magiging permanent enemy yan. Oh. Thank you. Opo, Sir Willie. Done na po. Thank you, ha? Baka kinalimutan nyo yung aga party list ko. Yung mga hindi pa nakakaboto, huwag nyo kakalimutan. Number 4, AGAP, Aga Party List. Yan po yung sa agrikultura. O, si Nicanor Nicky Briones ang number 1 yan. O, magaling na congressman yan. Nakikipagbabagyan. O, noon, grabe away namin. Kaya binababag namin yung custom, yung DA, kinakaladkad namin pagka mali, tama, ganon. Hindi yung maglalagay kayo, never mind. Hindi uso sa bukabularyo namin yon. Ha? Tingnan natin kung paano natin matutulungan yung ating mamamayan. No? Sa mga konsehal, ingat-ingat kayo. Nag-uumpisa na maging magaling na kung politiko ang isang tao, pagtakbo niyan sa barangay hanggang sa konsehal. Diyan muna naghahasayan kung paano siya magiging matulis o
kung paano siya magiging magulang, kung paano siya magiging magnanakaw, ha? Tapos pagka-professional, nasa kasasabak yan na mayor, saka vice mayor, o kaya congressman, o kaya senador. Ganon. Kaya ingat kayo sa pagpili ng mga barangay chairman. Eh ngayon, di sila kasali dito sa election na to. Ingat tayo sa paghalal sa konsehal, ha? Tsaka sa vice mayor at mayor, o tsaka sa congressman. Ha? Baka ang pinili ninyo, nagpapakadalubhasang maging durubo. Ha? Anong durubo? Magnanakaw at mapagpanggap sa lipunan. Patay tayo dyan. Kaya hindi ako nag-enjoy sa Maynila eh. O, diba? Wala na nga kalupa-lupa ang lungsod ng Maynila. Binenta pa yung Divisoria. Ano ba naman yan? Tapos dadahilan nyo sa amin eh. Ginasto sa COVID. Umutang nga kayo ng 25 bilyones. Hindi pa nga ninyo nauubos yung 25 bilyones. Meron pang naiwan si ERAP na 2 bilyon. Di ba? O. At meron pa kayong koleksyon 3 taon. O. 2 taon na lang. Saan nyo lahat ginamit yan? Sabay-sabay. Eh yung senior citizen nga eh. Sabi ninyo, merong ano? Ano yan? Paymaya? Eh, magtatatlong taon na akong senior citizen eh. Diyan ako nakatala. Diyan sa lungsod ng Maynila. Oh, kakilala ko pa yung mayor diyan. Kakilala ko pa yung city administrator diyan. Kakilala ko. Diyos Mariosep, lahat sila kakilala ko eh. Wala akong mahingian ng tulong. Ano ba yung paymaya? Ano ba yung itsura nun? Paymamaya. O baka paymamaya. Hindi ho ba? O. Ako si Mr. Hindi ho ba? Nako, Diyos ko, Mariosep. O. Kaya hindi ko nakikita ang magiging mabuting pangulo yan eh. Hmm. Eh, meron mga mamamayan tayo na sinasabi na pag hindi daw si Lenny Robredo ang magiging pangulo, magma-migrate na lang daw sila. Kahit saan kayo magpunta. Oh. Tandaan ho natin, dapat nating mahalin ang bayan natin. No? Ang daming pera nun. Ang daming namin, dami namin pera, puro 50 pesos. Ganon. Ha? Kaya, huwag nyo nang ipagitgitan number 3 na yan. Baka pagdating ng tapos ng eleksyon, number 5 yan. O. Si Ping Lacson na hinahangaan ko na magaling sana eh. Kahuli-hulihan, bumabanat din. Kaya nabuisit na rin ako eh. Sabi ko nga, ang dapat ang naglalaban, si BBM tsaka si Ping Lacson. Hindi yan si Lenny. Eh, bandang huli, bumanat na rin. Kaya nakakadismaya. Oh. Ngayon, kung ang feeling ni Lenny namang siya kay BBM, kinakailangan makuha mo yung makakuha ka rin ng kasinlaki ng iglesia. At kung nanalo ka, kahit na hindi ka binasbasa ng iglesia nung nakaraang eleksyon, siguraduhin mo makakuha ka ng kasinlaki rin ng El Shaddai. Yan. Ngayon, doon sa mga BBM naman, stick on what you believe. Hmm? At hindi po ibig sabihin pagka na ipanalo natin si BBM, hihingi na po tayo ng langit at lupa. Dapat alalaya natin ang pangulo ng bansang Pilipinas. Hindi yung kagaya ng ginagawa natin kay Rodrigo Roa Duterte. Yung pangulo natin si Rodrigo Roa Duterte, mga kaibigan, kahit na nagmumura-mura pa yan, yan ang kauna-unahang presidente ng bansang Pilipinas
na hindi bumaba sa 50%. More than 60% lagi. Maaalis na lang siya sa June 1. Magte-turnover na yan sa June 1. Mataas pa rin ang rating. No. Saan kayo nakakita na bago siya bumaba, nakakita kayo ng napakagandang A-class airport diyan sa Clark, Pampanga. High-tech, mga kaibigan. Computerized. Oh. Nakita niyo yung mga pelikula ng Korea, nagtatatakbo yung babae, hinahabol yung kanyang boyfriend kasi aalis yung kanyang boyfriend. Tuloy-tuloy hanggang loob, hanggang bago pumasok ng sasakyang eroplano. Nakakarating doon yung pasahero at saka yung naghatid. Ngayon, nakikita na ninyo yan. Diyan sa Clark. Yan ay produkto ni Rodrigo Roa Duterte. I salute and I thank you, Mr. President, for doing that. Oh. Ganon. May mga bagay kasi na we need to appreciate. Ha? At pasalamatan natin. Hindi ho yung lahat na lang ng presidente natin walang ginawang magaling. Saan ka naman nakakita ang bansang ganyan? Only in the Philippines. Eh, pagka ganyan ho ang tema, dapat na ando na tayo sa Guinness Book of Record. Ha? Yung kababalaghan. Oh. Ngayon, dito sa magiging bagong presidente, alalayan ho natin. Ha? Ngayon, bago mag-anwebe, kinakailangan presko tayo, nakahanda tayo, ihalal natin yung gusto natin. Kung BBM ka, stick on BBM. Ha? Kung pinlaksong ka, stay on. Stick on. Oh. Kung Leni ka, mag-Leni ka. Oh. Kung manipakyo ka, manipakyo ka. Kung isko ka, lumipat ka na. Oh. Walang mangyayari sa boto nyo. Sasabi, wala kang pakialam sa boto namin. Di wala. Who am I? Diba? Sayang eh. Hmm. Bili kayong bubble gum para pagka nagpunta kayo sa botohan, hindi namamantot yung bunganga ninyo. Huwag tayong maghuhusga, ha, mga kaibigan. Sa lahat ng mga absentee voters natin, maraming salamat, ha? Diyan sa bansang Japan, 100% malaki ang boto ni BBM diyan. Sa Canada, malaki din ang hanay ng BBM diyan. Ha? Lalo na sa Vancouver. San ba si Hanilet? Saskaton. Ayun, talagang balok to talaga itong dila ko eh. Ang alam lang nito. Hmm. Si kasamang ano na nag-stay doon. Nakabantay sa mga ating OFW sa Singapore. No? Si Iglesia yun eh. Si ano pangalan to? Oh. Dati, nagbibigay lang ng report sa akin yun sa DCEC, tapos sumikat. Naging matinis. Ha? Nung punta sa channel to, ngayon nasa channel 5 na siya. No. Eh, alam mo ninyo, kami, matatanda na kami sa broadcast. Iniwasan ko nga yung periodiko dahil masyadong magastos at masalimuot. Ha? Basta tatandaan natin, ha, maging makatao ka, ha, hindi yung tumatanda ka pa rin ng paurong, ha, kayo mga kumakandidato, kinakailangan maging matinupo tayo.
bigay naman natin ngayon sa mamamayang Pilipino ang para sa kanila. Na dahil sabi nga ninyo, napahirapan nung panahon ni Marcos, napahirapan nung panahon ni Cory, napahirapan nung panahon ni FBR, napahirapan nung panahon ni Estrada, napahirapan nung panahon ni GMA, napahirapan nung panahon ni Noynoy, napahirapan sa panahon ngayon ni Duterte. Eh, Diyos Mario Joseph, kawawa naman pala tayong lahat. Pinahirapan tayong lahat ng Pangulo. Sana naman ngayon, kaginhawahan na. Kaya, yung mga naghihimotok kay BBM, ano ho, ipaliwanag lang ninyo. O kaya, wag na kayo magpaliwanag. Ha? Pag-isipan ninyo, bakit ba nangyari ang lahat ng ibinibintang sa Marcos, eh walang nangyari sa loob ng 35 taon. Yan. Alamin ho ninyo, bakit ho nangyari yon? Ano ho ba nangyari? Bakit nabuhay na lamang ang mamamayang Pilipino na pinagbintangan ng mga Marcoses? Eh, gago ka, Willy, ko na lang naniniwala kay BBM. Pasensya na kayo, ako na nga lang pala. Pero mukhang dumami ang kapanalig ko. Oh, kaya medyo minsan hihigop-higop kayo ng masarap na ramen. Ha? O kaya minsan hihigop-higop kayo ng masarap na pares. Ako, trabaho kami ng trabaho ngayon. Mahirap po na walang trabaho. Baka mamaya tumanda tayo na wala tayo naiipon. Tapos may kapatid ka, hindi naman nakakatulong sa'yo. Ang tanda-tanda na ninyo, humingi pa kayo ng tulong sa amin. kung may kapatid kang ganon, paano? Kaya kinakailangan maghahanap buhay kayo. Tumanda na kayo. Aasa-asa pa kayo. Maliit pa lang kayo, mga puro kayo asa. Ayan. Kaya maghanap buhay tayong lahat. Ha? Huwag tayong aasa. Ha? Huwag kayong aasa. Ha? May pamilya na ako. Paano? Ganyan ang mga ano ngayon. Nangyayari ngayon sa pamilya yan. Kaya, pati pamilya nga po, minsan hindi na nagkakaintindihan. Politika pa kaya? Kaya, sana po, mapagtanto natin yung mga problema. At bago tayo magtapos, meron na lamang po tayong 20 minuto. No? Tingnan natin ano ang magiging pagbabago. Tingnan natin kung ano ang maitutulong natin sa gobyerno kung papaano patataasin ang antas ng ating agrikultura. Ha? Mabibigyan kaya ito ng sapat na ayuda ng ating pamalaan? Good morning, nga kaibigan Joey Ortiz. Ha? Good morning. Good morning, sir. Ha? Tignan natin kung paano. Tayo bilang mamamayan, karapatan din natin tulungan yung mga mamumuno sa atin. Ha? Tignan natin ano maitutulong natin sa ating magiging pangulo sa larangan ng agrikultura, edukasyon, hanap buhay. Hindi ho yung puro tayo pabigat sa ating gobyerno. Ha? Yung mga mahihirap, gusto ninyong magkabahay, mangyayari yan basta matino ang presidente natin. Ngunit, dadapot subalit, huwag naman tayong aasa ng sobra-sobra. Ha? Kung hindi lupa, baka pwedeng tenement. Hindi condominium, tenement lang po yan. Sa Japan, tingnan ninyo mga tao doon. Lahat nakatira sa tenement. Pero ang tingin ng tao, condominium. Oh. Diba? Sa mura.
murang kahit na magbayad pa tayo sa murang halaga, baka pwedeng 50 pesos buwan-buwan eh. After 25 years, iyon na yung unit. Pero pag binigyan naman tayo ng tenement, huwag naman nating sasalaulain. Katulad yung home along the Riles na sa City of Manila, tignan ninyo, yung bintana eh, Diyos Mariosep, hindi mo na mawari, anong itsura. Pag binigyan tayo, mahalin natin. Katulad yan, tenement, inaasahan natin. Sana mangyari yan. Yung edukasyon. Dalawang taon mahigit, nagsasuffer yung ating mga mamamayan. Angelet Makatono. Dalawang taon, nagpasan-pasan natin lahat ng mamamayan. Ang hirap. Hindi ka makapag-aral mabuti. Module dito, module doon. Online dito, online doon. Dapat matigil na po yung online. Dapat bumalik na tayo sa face-to-face. Pero stick natin yung online. Malaking bagay ho yan. Kasi, ano na tayo? Millennial na tayo eh. Kinakailangan, natututo na tayo eh. Ako nga, hirap na hirap matutong gumamit na itong laptop eh. Pag matanda ka na, mahirap ka na matuto. Pero kung bata ka, madali lang. Ngayon nakakatuwa eh. Yung mga bata, mag-isa nila, alam nga nilang kalikutin yung cellphone eh. Alam nga nilang mag-games lahat. Mag-edit lahat. Nung araw, ang hinahanap ko, yung edit. Eto mga tao ngayon, ang gagaling na nila mag-edit sa cellphone. Kaya lang, marami pong natuto sa TikTok. Ang kinakatakot ko, baka mamaya, dumami naman ang nightclub. Tapos bukas makalawa, yung mga nagti-TikTok ng mga anak-anakan natin at mga apu-apuhan natin, nakita mo naging agogo dancer na at bold dancer na sa kabaret. Nako, Diyos Mariosep na buhay ito. sabi nga, katulad nito, ayon sa balita, mag-aangkat daw ng asukal ang Department of Agriculture. Naapektuhan daw ng bagyo ang mga lugar na nagpo-produce ng asukal dito sa bansa. Oh my God. Kaya kinakailangan po talagang matulungan ang agrikultura. Hindi na ho halos kayanin ni Juan de la Cruz ang presyo ng bawat paninda. Hoy, good morning. Bakit late ka na nakapasok? Si Madam Cecil Villarreal, si Mama La. Oo, sa tingin ko, giginhawa na Pinas dahil kay BBM, nasa itsura niya na walang gagawin kundi para sa bansa niya. God bless him, sabi ni Mama La. Nga pala, anong pangalan ng apo mo, Mama La? Gusto kong batiin, kahapong kausap ko eh. Anong pangalan ng napakagandang bata eh. Mga 10-year-old yata yun, 8-year-old. Mabuhay kayo dyan sa Canada. So, huwag ninyong kakalimutan yung aga party this. Kung papala rin, sana makatatlo kaming seat dyan sa Kongreso para lumaki lalo ang boses ng inyong programang For Your Information. Kinakailangan namin malaking boses sa loob ng Kongreso. Kasi baka pagtulungan kung iisa eh. Angelet Makatono, dyan sa Pampanga, iwagayway mo, pagsigawan mo, ihalal natin ang aga party list, number 4, ganun. Maglupasay kayo. Charlotte, good morning. Sir Willie, si Charlotte sa Japan. Oy, thank you so much, Japan. I love you. Nakaboto ka na ba? Kasi ito, nagtanong sa amin. Ako, Diyos Mariosep. Ano nga pala yung party list? AGAP, number 4 po yun. AGAP, Agricultural Party List po ang tinutulungan yan. Kinakailangan, makatatlong seat tayo.
Padamihin ho natin ang BBM, padamihin natin ang Sara, padamihin natin ang Agap Party List, mga kaibigan. Oh, ang mga binigyan ng basbas ng iglesia, ha? Agap kami, walang kawala. Ah, yan. Thank you so much. Ha? Mabuhay kayo sa Japan. Ohayo gozaimasu. Ang binigyan ng basbas ng iglesia, BBM Sara. Ang binigyan ng basbas ng El Shaddai, BBM Sara. Ang binigyan ng basbas ng iglesia sa senatorial, yung number one ni Willie Espiritu, Jojo Binay. Binay there. Ah, kita na ninyo. Sabi ko sa inyo eh. Binay there. Ah, magaling yan si Binay. Winasak nga yan nung nakaraang election. Eh. Ha? Alan Cayetano. JB Ejercito, anak to ni Gia Estrada. Ha? Ah. Chonggoy Estrada. Chonggoy. Ano to? Chonggoy Estrada? Ah, Jinggoy Estrada. Eh, tayo ho magdi-decision na ito. Eh. Ha? Chis Escudero, magaling yan. Guillermo Elizar. Oh, aba, nadamay si Guillermo Elizar. Sherwin Gatsalian. Oh, sabi ko, Loren Legarda. Oh, sabi ko rin sa aking listahan. Ha? Sherwin Gatsalian, Loren Legarda, Robin Padilla. Yan, okay. Number 10. Sinabi, Joel Villanueva. Hindi ko gusto to eh. Pero pwede ko naman palitan. Tsaka yung number 4, yung Jinggoy Estrada, pwede kong palitan yan. Mark Villar, oh, magaling. Kita ninyo, ang gaganda ng highway natin. Ha? Mig Subiri, oh, eh, nasa galing po ng politikos, nasa inyo po ang pagkakataon. Mangampanya tayo ng makatotohanan. Ilatag ho ninyo sa mamamayan, ano ang inyong gagawin kung kayo naging naging konsehal. Ano bang gagawin mo? Ba't mo gusto maging konsehal? Ha? Gusto mo ba maging pensyonado? Yan. Alamin ninyo. Oh. Bakit mo gusto maging vice mayor? Marunong ka ba mag-preside? Ha? Ganon. Mayor. Oh. Bakit mo gustong mag-mayor? Makabibenta mo naman yung kapitbahay namin. Ganon. Katulad ng ginawa sa Maynila. Binenta yung Divisoria Mall, Diyos Mar Joseph. Pati universidad na benta. Ay nako. Kahit isang tuldok, wala. Oh. Ha? Mga kaibigan, diyan sa Maynila, nako, Diyos Mar Joseph, kawawa Manileño. Dapat mamili na po kayo ng dapat ninyong iboto. Ah, para makahinga-hinga na kayo. Oh. Oh, sino ba boboto mong konsehal? Sino ba boboto mong vice mayor? Baka magkakasabwat 'yan tapos bukas makalwa, hindi mo alam. Ha? Ibibitin ka na ng patiwarik ng mga walang yang politiko na 'yan. Hmm. Sino ba 'yung mayor mo? Oh. Ano bang kakayahan niyan? Hmm. Diyos Mar Joseph, Hanay Lacuna. Mas magaling si Amado dyan. Amado Bagatsing, mas magaling yun. Oo, oh, kaya yung Lopez, yun, dalawang yun. Yun ang dapat maglaban, dalawa. Pero yung Diyos Mar Joseph, palitan nyo na yan. Ha? Sa si congressman, yung congressman ninyo, pag-aralan ninyo, para pagka gumagawa ng batas, ha? Napapakinabangan ng sambayanan. Oh, senador, kayo na hong bahala. Ha? Kung papala rin si BBM at si Sara, kasi sabi nila, eh noon nga, eh, hindi nga dinala ng iglesia yung kalaban, nanalo eh. O, di, prinsipyo ninyo yan, eh malay nyo. Kasi pagka hindi ho tayo ang nagsama-sama, wala. Basta kami, Binay, Jojo Mar Binay, si Hunasan yung kumita sa cell site at si Escudero Robin Padilla.
ako, Diyos Mario, Joseph Laila de Lima, Monsor del Rosario, yun, no? Pwede. Oo. Kaya, ingat-ingat po tayo sa pagboto. Kinakailangan. Kung sino ang pinaniniwalaan ninyo, nasa atin po yan. Ha? Kaya, sa presidente, huwag na tayo mag-away. On the bag na ninyo yan. At tiyak naman, may mangyayari maganda na dyan. Hindi na yung 35 years, kinanakinan at kaliwat kanan, tinagataga, tinadtad, giniling na nilabasan. Wala pa rin katapusan hanggang ngayon. Walang niya pa rin nagtupang buhay ito. Ha? Eh, pati itong kape, mawawala ng lasa pagka ganyan. Pareng Mon, kape-kape muna tayo. Mon Samson, ha? Kaya sa inyong lahat, ha? Yung edukasyon, kinakailangan nating tulungan para magandang magiging kinabukasan ng ating mga anak. Ano? Mukhang hindi ko nakita si ano. Dali, ano pa bang marami pang issue eh. Yung Ray Langit, ilagay ninyo, magaling yan. Tsaka si, naku si ano, sayang. Mawawala, pag nawala yan, sayang. Yung sa anti-graph natin, si Greg Hobelica, naku, napagagaling na tao sana yan. Ha? May pagkakataon pa naman, ano eh, be? Baka magbago isip nyo, instead na Jinggoy eh. Lagayin nyo Greco, Benica, di ba? O kaya kung nagbago isip ninyo, instead na Joel Villanueva, eh, gawin nyo Greco, Benica. Ganon. Ray Langit. Yan, mga pwede naman. Ha, mga kaibigan? Ayaw namin Sara kasi malakas labat dito sa kanya. Ganon. Hindi, papalitan ko na yung labat ninyo dyan. Ako na papalit na labor attache dyan. Attache. Oh, kamusta na ho kayo dyan sa Japan? Ha? Sana maging masaya ang ating mga manggagawa. Ano, pati yung mga OFW natin, dapat maitama na kung matutuloy yung Department of OFW. Makatulong nawa si Ray Langit dyan at itong programang ito sa paghulma ng mga batas na dapat hindi pinahihirapan ang isang aplikante patungo sa ibang bansa. Until such time na kinakailangan silang maghanap buhay, bigay natin ang basbas sa kanila. Hindi pa natin sila kayang arugain dito. Pahihirapan pa natin silang palayasin o payaga maghanap buhay ng ibang bansa. Bueno, antabayanan ang palatuntunan ni kasamang Selva Isa, ha? At maganda rin ang mga programa niyan. Na-miss ko, hindi yata nagprograma si kasamang Mar Rodriguez, ano, ng Our Daily Bread. Kasamang Mar, kamusta ka na? Ha? God bless you. Sana po naunawaan ninyo, ha? There's no permanent friends and enemies in politics. Kaya yung mga naninira, huwag kayong aasa na makikinabang kayo sa sino man ang makakaupo. Kasi kung inaway mo na, paano ka pang makakaupo? Baka sa Silya Elektrika ka makaupo. Ha? Sa inyong lahat, patnubayan tayo ng pong may kapal at huwag natin kakalintaan. At inyong host, Willie Espiritu, ay gwapong-gwapo. Thank you for watching, FYI. Bye-bye. I love you. I love you all. Sa pamamagitan pa rin ng Broad Stream Cast Communicators. Maraming salamat.
na.